Mga 10 minutes na kami nandito at bahagya pa rin na umuusok ang mismong main crater. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe. Good morning mga buddy, nandito tayo ngayon sa Muzon at kasano ko yung nagpapakarga ng gas ng ating kasama. So yan si John Mar alias Bide. So siya ipabangkin ko at kasama ko siya sa road trip papunta ng San Nicolas. Good morning once again, nandito tayo ngayon sa Baywalk ng San Nicolas. Yan po ang Taal Volcano Island sa inyong harapan. So pangatlong beses natin pumunta dito. So kasama nga natin itong si John Mar, ang ating pamangkin. First time niya na pumunta dito sa San Nicolas, kaya tamang-tama at siya ang aking isinama. O, kita ninyo, talagang ginadayo ang lugar na to ng mga bikers. Good morning, sir. Itong San Nicolas ay kilala bilang isang lugar na kung saan ay maraming maliputo. So makikita natin doon yung rebulto ng isang isda, yun nga yung maliputo. At ang pangalawa ay ang San Nicolas ay may heritage spot, so yung old ruins of Taal. So yung lumang simbahan ng Taal ay makikita dito sa San Nicolas. So mamaya daanan natin yun upang sa ganun ay makita naman ninyo. So enjoy na ba? Enjoy? First time kong nakarating dito. So punta tayo dito sa may dulo ng Baywalk. So yan yung Taal Lake. So may mga bikers din na nakatambay dito at nagpapahinga. Good morning, sir. Home of Maliputo. Yan ang isang bansag dito sa San Nicolas, Batangas. So itong ating mga nakasabay dito na mga siklista eh galing pa ng Bawan. Talagang nagpapapawi sila, oh. Ilang oras, sir, bago kayo makarating dito? Ilang oras ang biyahe nyo? Isang oras? Saan pa ang punta nyo ngayon? Balik na rin. Mukhang mayroong nagtipictorial doon sa may dako pa ron, no? Mga chicks, ingat kayo dyan. Baka biglang mahulog. So pagkatapos natin dito mga buddy, punta naman tayo doon sa sinasabi ko na old ruins ng Taal Church. Along the way lang naman. Then pupunta tayo sa parte ng Agoncillo naman. So tatawid lang tayo ng tulay, Agoncillo na yon. Then papunta doon sa Subic hanggang doon tayo sa may barangay Buso-Buso sa may Laurel. Next destination natin, old ruins of the Taal Church. So ito na yung sinasabi ko sa inyo mga buddy na ruins ng
lumang simbahan ng Taal. Noong taong 1572, tinipon ni Padre Agustin de Albuquerque, isang paring Agustino, noong siya dumating ang mga katutubo ng Balangon, ang orihinal na bayan ng Taal. At noong 1575 naman, sinira ng mga piratang Moro ang Balangon at ang bayan ay nilipat sa lumang Taal malapit sa baybayin ng Lawa, na ngayon nga ay San Nicolas. At dito na rin nag-umpisang gawin ang simbahan na ito sa pag-alala kay San Martin. So kung mapapansin nyo mga buddy, itong pinaka-wall ng old ruins ay gawa sa corals. At dahil sa pagputok ng Taal noong 1754, nasira ang simbahang ito at napilitang lumipat ang bayang ito sa pinakamataas na bahagi ng lugar na kung saan nandoon ngayon ang rebulto ni San Martin. Punta naman tayo ngayon sa Agoncillo. Pansamantala muna kaming tumigil dito sa Subic, Ilaya. At ayon nga sa nakausap ko na taga dito, ay buhat nung pumutok itong Taal ay hindi na bumaba ang tubig. So mapapansin nyo mga buddy, dun sa may parte na yon ay patuloy pa rin ang pagbuga ng mahinang usok na nanggagaling mismo doon sa main crater. Mga 10 minutes na kami nandito at bahagya pa rin na umuusok ang mismong main crater. So hindi lang masyadong makita mga buddy. So ngayon medyo lalapit tayo dito sa mismong tabi sa may barangay Banyaga at sa may buso-buso sa may Lauret. Hanggang ngayon ay makikita pa natin ang mga paglubog ng mga bahay dito sa gilid ng barangay na ito. Isa na namang parte ng barangay Subic, Ilaya. So yan lang yung kalsada. Makikita natin na ang tubig ay nandito pa rin. Halos isang metro lamang ang layo. Then dito naman sa parte na ito ay makikita mo yung mga nakalutang na mga drum na mga ginagamit sa palaisdaan. So naglagay sila dito ng mga sandbag. So medyo mataas-taas mga body ang tubig. So mukhang namang kaya ng motor ni Janmar itong baha dito. So tatawid na kami. Lulusog na po kami sa baha. So ito yung mga ibang kabahayan na kinain na rin ng lawa. Woo!
Barangay Bilibinuwang na tayo. Magaling ang ating driver. Sabi ko, malalim ka. Oh, putang ina! Wala pa kundangan yung nakasalubong namin na kulay pula ng sasakyan. Anak ng toko ko ah. Ayan tuloy oh. So, back to the vlog. So, yan na po ang Taal Lake. Dito naman sa may parte ng barangay Banyaga. So, may babala dito. Mag-ingat. Ang lugar ito ay mapangalip sa pagguho ng lupa at bato. Okay, may mga ibon na nagliliparan dito sa may likod na namin. At ito si John Mar. Naglilinis ng putik. Hello doggy. Choo! Larga na uli kami mga buddy, larga na uli. Napalaba kami sa putikan. BMW. Maliit lang, hindi kami na stuck sa putikan. So ayan na po mga buddy, nakikita nyo na ang bininti, ang malaki. Ano na ang barangay ito? Buso-buso na ho. Tapos ang sunod? So sakop na pala ito mga buddy ng barangay Buso-buso. Lumipat lang kami ng pwesto at medyo mainit dun sa aming natigilan kanina. So yan, nakikita nyo na ang main crater ng Taal, ang binintiang malaki. So masyadong abala ngayon mga tao dito, nagpapakain ng mga isda. Ang mga nakikita nyo yan ay puro mga pala isdaan. Kung kailan nakalapit kami dito sa mismong main crater, nawala yung kanyang pag-usok. Kung kanina nung nandun kami sa may barangay Subic Ilaya, makikita natin yung konting pagbuga ng usok, puting usok dito nga nang gagaling sa mismong main crater. So kung natatandaan ninyo, dito tayo tumigil noong February, kung saan nga ay nabigay din tayo ng konting tulong sa ating mga kababayan na naapektuhan. Tingnan naman nyo yung kanilang mga bahay dito. Talagang grabe ang sira. So nandito tayo ngayon sa isang parte ng barangay Buso-Buso. So napakalalim oh, may mga sandbag na lang upang sa ganun ay huwag nang kainin palalo ng tubig. So kasalukuyan pa rin kami nagpapahinga dito sa may barangay Buso-Buso. Kasama nga itong mga ilang kababayan natin dito sa isang maliit na kubo. Ito yung ating kapaligiran. Salamat o, salamat! Ayan yung ating mga kababayan na tinuro sa amin yung daan paikot papunta nga doon sa may tikob, then lalabas sa may malapit sa may Fantasy World. Okay, let's go mga buddy. Dito na kami dadaan para ikot na lang kami. Kaysa babalik pa kami dito sa aming pinanggalingan, baka masabuyan naman kami ng putik. Ito na naman tayo mga buddy.
nyo. Batangas kami. Dito tayo ngayon mga buddy sa Fantasy World. So stopover muna tayo dito mga buddy. So puro bikers mga buddy ang nandito sa part na to. Tingnan nyo naman o, mga magkakapartner sana all. So yung mga nandito na mga bikers ay member ng Dignity Riders Club from Bulacan and Cavite. So nandito sila ngayon, okay, tingnan nyo naman o, uniform sila. Ayan. Ang sayang pala sa kumpare ko. So mula doon sa barangay Bilibinwang, Banyaga, Buso-Buso, Gulod, pakyat dito sa may, nandito na nga kami ngayon sa may Fantasy World. Let's go! Anong nangyari dito? Traffic, traffic! Ayun o, oh, ang daming panggata! Ano nangyari kaya dito? So kasalukuyan namin nga binabagtas itong Joklo Highway dito sa may Lennery. Kaya pala traffic kasi one way lang to. Shout out sa mga construction worker sa mga nagdagawa ng mga kalsadang yan. Ipag ninyo. Left to Lennery, right to Kalaka. Nandito na tayo ngayon sa may Centro Mall dito sa may Lennery. So hindi kami nakapasok dito sa mismong bayan ng Lennery. Hinanapan kami ng quarantine pass. Bagamat meron kami, pero may schedule bawat lugar. Kaya no choice, babalik kami dito sa may kabila, sa may highway. Dito na lang kami kakain. So palaksan na namin na pumasok dito sa bayan para napuntahan din namin yung Al Church. Yun! Dito masarap. Yan ang masarap dito. Barbecue. Kuha ka dyan, Debs, ng sabaw. Barbecue. Isang araw ulit tayo, isang araw ulit. Tumugod naman tayo. Mayang over pa yan.